Bravo na lang editor ko. Okay na yun. So, good morning. Ito na naman tayo ngayon. Dadako tayo ngayon sa paglilinis ng isang dryer. So, huwag kalimutang subscribe ang aking YouTube channel at huwag kalimutang tapigin ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking mga video. So, let's do this. Linisin na natin. Samahan niyo ako. So, natanggal ko na yung pintuan, and then yung belt natanggal ko na rin. So, ilabas naman natin ngayon yung drum kung paano ilabas ng maayos at walang masisira. Okay, let's do this. So, nailabas natin ng maayos. So, eto, dadako naman tayo ngayon sa pagtanggal ng motor na kailangan natin linisin. Siyempre, yan ang nagiging cause na maaring magkaroon ng sunog o sira pa ng parts, ng ibang parts pa ng dryer. Unang-una dyan, igniter. Na nagsusupply na pinagsusupply ng gas. So, eto, dinisin na natin. So, kumuha lang kayo ng flies para kalasin ang mga tornilyo na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itong tornilyo tatanggalin natin. So, ihiwalay niyo yung tornilyo para hindi kayo malito. Lalagyan niyo ng kaimbot para maganda yun. So, huwag natin nga palang kakalimutan yung mga wire na pagtatanggal. So, ingatan natin para hindi siya matanggal, okay? Kung sa tenor, pag ginamit, pag pinagit natin lahat yung mga drum, pintuan, belt, nasa ganun, wala tayong masyadong maraming trabaho. Okay? Natatandaan mo. At kailangan maging maingat sa lahat ng mga gagawin natin. Tanggal na natin, mga kaibigan, itong apat lang pala, tornilyo, tanggal natin. So, ito, mag-overhaul tayo ngayon, dilinisin natin ng maayos yung motor. Ito yung kailangan at importante, kasi dito nang gagaling din yung tools na magkakaroon tayo ng problema, sisira yung mga parts niya. Okay, ito ang pinaka-importante. So, ito na, kakalasin natin. So, ito na. Dito ko na lang dililisin para makita nyo kung paano maglilis. Raps!
Bravo. So, ganyan lang. Ingatan niyo yung mga wire na huwag matanggalan. Kishare ko lang din naman sa inyo. Ito, sinar lang din naman sa ano. Pero, kishare ko rin sa inyo ng libre. Walang bayad. Kaya, kung ano man yung natutunan ko, unti-unti nyo rin matutunan mga ka-dryer. Alam nyo, kaya ka-dryer. Kasi, dryer yung ginagawa ko. So, pag nag-video ako kung ano man yung ginagawa ko, bawa, heater, kaheater, mga kaheater ang tawag ko. So, pag washing, ang ginagawa ko, washing din yung tawag ko. So, understood? So, sana, huwag kayo magsasawang manood sa YouTube channel ko kasi malaking bagay na rin na maturuan ko kayo kung paano maglinis yung lahat ng mga ginagawa ko rito. Ipapakita ko sa inyo na sa ganun magkaroon kayo ng idea, diba? So eto, unti-unti na natin nalilinis. So, tanggalan nyo lang yan, yung mga parang agaw-agaw na yan. So, alam nyo, nung galing trabaho ko talaga, mason pintor. So, ngayon, nagtrabaho ako sa Alabang, gustuhan ako ng amo ko doon. Pero kanya to, pinasok niya ako sa pag-maintenance. So, eto na ngayon. Marami na ako natutunan. Kaya, libre ko lang nakuha yung mga gantong idea. Dagdag kaalaman, di ba? So, nagpapasalamat ako tao na yun. Hindi dahil sa kanya, wala ako sa harapan niya ngayon. So, naging blessing na rin siya sa buhay ko. So, ito. Sana huwag kayong magsasawa para maging marami pa tayong aalamin at tutuklasin sa mga simpleng trabaho pero medyo critical lang konti. Pero hanggat maaari, mag-iingat tayo. Diba? Ito yung motor ng dryer natin. So, tatanggalin natin yung mga parang agaw dito. So, dito nang gagaling kasi yung magkaroon din ng post na magkaroon ng mag-spark para na maaaring masunog yung ating motor. So, pag masunog yung motor natin, so wala na. Hindi na natin mapapakinabangan, di ba? Mas malaking gastos, mas malaking trabaho, di ba? Kaya kailangan yung mga ganong pamamaraan, kailangan natin gawin. Iwasan natin na masira yung motor para walang masyadong gastos, para walang masyadong trabaho. Okay? At sana huwag niyo kayo magsasawa na panoodin yung YouTube channel ko kasi ito puro tutorial lang din naman. At
marami pa akong video na na ipapakita sa inyo. So marami pa tayong pagsasamahan. So eto, kaya ako binaklas, yan ang reason ko. At saka eto, sobrang dumi. So eto yung igniter natin. So kailangan wag nating galawin yan, wag mapadikit doon sa mismong parang ground, kasi pagkaya ni nag-ground, pag naputol yan, wala na, sira na. So kailangan din ng pag-iingat sa pagkakabit ng igniter, kasi ang igniter sa yung post na nagbibigay ng apoy para mag-init sa mga nilabhan na damit or anuman. So may tama nga naman, no? Naglilinis ka lang, may pera ka pa. Oh, naglilinis ka lang, may pera ka pang nakita. 'Di ba? May pera ka pang nakita, oh. 5 pesos. Bigyan na natin sa dryer. Sa nagda-dryer. Tay, pera nga ako ng brush. So, nakatulong na tayo dun sa tao. Bigyan natin siya ng barya. 'Di ba? Ganun lang. Simple, nakakatulong tayo. Yan, ito. So, yan, oh. Sobrang dumi mga ka-dryer. Kaya ako siya nilinis. Siyempre, masisira sila. Masisira ang dryer pag pinabayaan yung laging marumi. Diba? Ang dumi ng dryer ko. So, lagi natin tatandaan na huwag natin hahayaan na magkaganito. So, kaya naman nagkaganito to dahil nawala ako ng isang linggo, kaya ako napabayaan to. Kasi may dahilan naman ako kaya ako mag-send. Matinding dahilan. Pero ito naman ang nagawa na natin. Tapos mo muna natin.